Sapka kabuon ng bawat kabiasnan at pamumuhay ng mga tao, ang araw-araw na gawain ng bawat individual ang nagbigay daan sa pagkakatuklas ng paggamit ng pera bilang pamalit sa anumang produkto na may halaga sa araw-araw na pamumuhay. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa ebolusyon ng pera dito sa Pilipinas. At pwede rin natin itong matawag na pananalapi. Ngunit, bago nagamit ang pera, salapi, barya, ginto, tanso, o pilak bilang pamalit sa produkto, nagkaroon muna ng tinatawag na barter system o ang palitan ng dalawang magkaibang produkto o kalakal. Ang barter system ay tungkol sa direktang palitan ng kalakal sa iba pang kalakal na hindi gumagamit ng daluyan ng palitan tulad ng pera o salapi. Halimbawa ay ang palitan ng prutas at ng manok. Kalaunan, bago masakop ng mga Kastila ang bansa, ang kalakalan na nagaganap sa pagitan ng sinaunang Pilipino at mga Banyaga tulad ng mga Chinese ang nabigay daan sa pagpasok ng tinatawag na cowrie shells. O ito yung mga kabibi sa sinaunang ekonomiya at nagsilbing pera sa palitan ng kalakal ng mga Chinese at Pilipino. Dumating sa punto na hindi na naging maayos ang takbo ng kalakalan sa paggamit ng barter at ng cowrie shells. Dito nag-umpisa ang paggamit ng maliliit na butil ng ginto na may ukit ng iba't ibang karakter at ito ang naging daluyan ng palitan na tinatawag nating peloncitos. Ito ang kauna-unahang barya na kinikilala ng bansa bago masakop ng mga dayuhan. Nang naging laganap na ang kapangyarihan ng Espanya sa bansa, dala ng mga kalakalang galyon, ay ipinatupad nila ang paggamit ng tinatawag na kilis kalamay kung salukan. Pero sa kabuuan, ito ay matatawag nating makukinas or cubs. Ito isang uri ng pera noong 1521 na pinanday mula sa Mexico. Ang karakter na nakaukit dito ay isang krus at ang pambansang sagisag ng Espanya sa magkabilang bahagi ng barya. Ito ngayon ang ating kilis kalamay. Sa ilang taon ng pagpapatakbo ng mga Kastila sa bansa, pati na ang paggamit ng hilis kalamay na ginagamit sa pagbili ng mga produkto, dumating sa punto na nagkaroon na ng sariling barya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dito ginawa ang baryang ito. At ito'y ating matatawag na barilya. Sinimulan itong ipagawa sa panahon ng paghahari ni Haring Philip V ng Espanya noong 1700s. Nakaukit dito ang pambansang sagisag ng Manila at nakasulat ang Barilya Anyo de 1728. Kalaunan, ang mga malalaking itsura na mga barilya ay unti-unting nagbago. Panipis ng panipis katulad ng itsura ng barya natin sa kasalukuyan. At dito ginamit ang tinatawag na Dos Mundos. Natatangi ang Dos Mundos dahil kinikilala itong prototype o ang pinagbatayan ng kasalukuyang barya ng ating bansa. Kasabay ng pagpasok ng paggamit ng Dos Mundos ay inumpisa na rin ang paggawa ng kauna-unahang pera na papel na tinatawag nating pesos fuertes. Ang Bangko Espanyol-Filipino ang naglabas ng mga denominasyon mula 5 piso hanggang 100 piso.
habang sa tayo ay sinasakop ng mga banyaga, nang dumating sa punto na masakop tayo ng mga Hapones, taong 1941 hanggang 1942, ipinatupad ng mga Hapones ang pangkalahatang paggamit ng tinatawag na Mickey Mouse Money sa buong nasasakupan ito sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang nasa ilalim tayo ng Greater East Asia o Prosperity Sphere. Pero nang mabawi ng mga aliadong pwersa ang Pilipinas at mapalaya ito sa mga Hapones, hawak muli ng mga Amerikano ang bansa at takbo ng ekonomiya. Pero may paglahok na ng mga kinatawang Pilipino. Dito ngayon nag-umpisa ang paggamit ng Philippine Paper Money or ang English Series Notes. At ito ang kauna-unahang pera ng Pilipinas na gumamit ng wikang Ingles. At sa pagpasok ng taong 1969, dito pinago ang perang ginagamit ng mga Pilipino. At ito ay sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. At ito ang tinawag nating Filipino Series. Pero, di nagtagal, ito ay pinalitan ng Central Bank of the Philippines at tinawag na ang Bagong Lipunan. Gamit pa rin ang disenyong nasa Filipino Series. Taong 1985 naman, sinimulan ang pagbabago ng itsura o disenyo ng ating pera. Ito ay mula sa pagpapatupad ng batas ng BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas at tinawag na New Design Series or NDS. Marami sa atin ang naging saksi sa paggamit ng perang ito. At hindi kalaunan, ito'y nagbago sa taong 2010. Muli na namang binago ng BSP ang ating itsura o disenyo ng ating pera at tinawag na New Generation Currency. At ito ngayon ang ating kasalukuyang pera na ginagamit sa ating ekonomiya at sirkulasyon ng palitan ng mga kalakal at ng ating salapi. At dito nagtatapos ang ating ebolusyon ng pera ng bansa o ang ating pananalapi.